brok ka ba lagi? Issue to sa pananalapi at ang pagtatanim, ano? The issue of sowing and reaping has something to do not only with our spiritual sowing but even our finances also, your economics. All right? Are you praying for financial breakthrough? Let's ask God for wisdom in this. Let's read together. Ready? Go. Sinabi ng hari sa mga naroon, kunin nyo sa kanya ang pera at ibigay sa tumubo ng sampu. Sinabi nila, kumita na po siya ng sampu. Sumagot ang hari, tandaan nyo, ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Amen. Please be seated in the presence of the Lord. What a statement. Ang anumang konti na nasa sayo, kukunin pa. That's why you're broke. And we got to know, why would God behave in such a manner? At siya na meron, lalo pang dadagdagan. What kind of God could this be? Ito po salitang broke ay dapat para sa mga hindi mananampalataya. Oh, medyo mabigat ng konti yan. Kasi po, ang isa sa business ng Diyos, to really break us, durugin tayo ng gusto upang magsuko ng buhay at makipag-alyansa sa Kanya. Amen? And after that instance where you have surrendered your sins to the Lord and you have become part of the covenant, then the word broke. Siguro po, minsan-minsan lang bibisita yan pagka ine-elevate ka ni Lord sa next level. Ayaw mo kasing iwanan yung barong-barong mo, baka ipasunog ni Lord para mapunta ka na sa bungalow. Amen? Something to think about. What kind of God do we serve? Now, ang Diyos pala, ang dahilan, bakit broke ang marami? So, bag mo sisihin ang gobyerno kasi, ang digmaan kasi, ang mahal kasi, yung boss ko kasi, yung mga magulang ko kasi, hindi ako pinag-aral. Ang Diyos pala ang dahilan bakit broke ang marami. That's the parable that we just read. Na kinukuha ng Diyos ang resources ng mga hindi nakakaunawa sa kanyang palatuntunan. So the Bible reading program that we have Matthew, Mark, and then Luke, and then we'll be moving to John this week, okay, is to have an understanding of the program of God for you not to be broke. Understanding who we are in relation to who He is. And so we ask this question, where do we fail? Maybe the answer is, we fail in the understanding of the precepts and the knowledge of the ways of God. Timutong mama na to, a young man dies, no? Sabi niya, ba't namatay po yung mister po ninyo? Eh, liver failure. Eh, bakit? Eh, tinungga ba naman ho ng tinungga yung MP? So, pag namatay po yung asawa, ay naku po, crisis po kagad yun. Naghahanap buhay yung mister, pero dahil nagkapera ng konti, good time, gabi-gabi, nakalimutan niya na yung kanyang atay at yung kanyang kidney ay may mga limitasyon para sa alcohol. And so, naiwan po yung kanyang biyudang batang-bata, sana makapag-asawa kagad. At ng isang batang-batang bagong panganak. They fail to see the program of God. So, kinukuha na niya. Ito yung isang batang ito. Ano yan? He lost his scholarship. Bakit? Ito po kasing mga DOST na yan, yung pong mga university scholarship na binibigay po sa mga anak natin, meron pong hinihingi dyan. Eh, na-addict po siya sa, ang tawag po ng mga experts dyan, digital cocaine.
Eventually, he stopped studies, now applying for work. Hopefully, future is not yet ruined. Bata pa naman to, baka makabawi pa. Hindi ho kasi nakakamatay yan eh, physically. Pero merong mga opportunity, pero may scholarship ka na, nawala pa. Kasi po yung DEST pala, pag hindi ka nag-submit ng grades, hindi po ibibigay yung support. Ganun ho pala eh. So yung isang semester, wala siyang grade, hindi binigay yung support. Susunod na semester, wala siyang grade, hindi binigay yung support. And ngayon, nawala na siyang ganang mag-aral. Yung mga blessing, yung mga favor, meron pong program dyan. Dapat papasukan mo and you have to apply it. Are you with me? Hindi ho po pwedeng hingi tayo ng himala. Sa umpisa, baka bibigyan ka ni Lord, pero hindi po parate. And so parents were so dismayed. Bago natin i-apply ng gusto sa buhay natin to, gusto kong akayin kayo ng konti dito sa digmaan. Pero bago natin talakayin yung Ukraine, yung kung meron po pala, pagkatapos po nung 911, meron po pala silang analysis dyan, estimates ng post-911 war. Kasi po, ang dami pong digmaan doon eh, nangyari. Napagbintangan nila yung Iraq, tinira nila yung Iraq. Napagbintangan ng Afghanistan, binugbog nila Afghanistan. Ang tingin po nila ay lumagpas pa ng 8 trillion yung ginastos ng digma. Magastos po pala ng digma, ano? Magkano ba ang bala? Ay di magkano yung bomba? At yung mga pension, syempre, nung mga namatay. Ang mga namatay rin po ay babayaran din, no? It directly killed 897,000 to 929,000 people in Iraq, Afghanistan, Pakistan, Syria, and Yemen. Mga affected po ito. And so, the figure includes about 2.2 trillion reserved for veterans care through 2050. At least, binadgetan na po nila yon. So, mga 8 trillion po, kasama na po itong 2.2 trillion na ito. Dollars po yan. Okay po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, magastos pala makipag-away. Totoo. Nakipag-away ka sa kanto, maya-maya, ninenervous ka na, baka abangan ako ha. Biro mo yun. Ay, tumaas yung presyon mo, bibili ka ngayon ng gamot. Magastos. So, kailangan, alam natin, kasi naka-apekto po yun eh. Biro mo, simpleng kaaway po yun. Ito po, malakihan. Big shot pong mga awayan po ito. Malaki pong gastos yan. I hope, nag-uusap po ang mga presidente ng mga bansa upang tingnan kung mapapahamak ba tayo rito, mapapabuti. I was now really preparing for the book of Revelation kasi po, ito po yung panahon natin eh. The book of Revelation is being unfolded. It's very slowly. Sabi po rito, a second angel followed and said, fallen. Fallen is Babylon the Great. Paano niya sasabihin to? Wala na pong Babylon. Even during his time, wala na po ang Babylon eh. Ang sikat na po dyan, Roman Empire, which I think is a representative of Babylon. Ano bang kasalanan? Ba't nag-fall ang isang bansa tulad ng Babylon? Ba't siya na-broke? Makapangyarihan to eh. Malakas na bansa. Nagpasikat ng napakaraming hari at kinubkob ang maraming mga bansa. All of a sudden, fallen? What's the reason? Sabi niya, fallen is Babylon the Great, which made all the nations drink the maddening wine of her adulteries. Ay, kaya pala. Yung kanyang pagyaman, inalok niya ng isang nakababaliw na alak ang lahat ng mga nakapaligid sa kanyang mga bansa. Maddening wine. I like that when I was reading. Wow, I like that expression. A maddening wine of adultery. Kasi po pagka sumarap ang buhay, gumanda ang buhay po natin, luxury would be next. Do you follow? Ang laki na ng sweldo ko. Dati bumibili ka lang ng nilupak eh. Ngayon magjo-Jollibee ka na, di ba? At syempre, dahil may pera ka na, manlilibre ka na. And their influence is tremendous. It's not as simple as food and gluttony. There is that maddening wine of adultery.
affecting nations. And so, eh, may nagbabantay po pala sa mga bansa. Do you understand that? May nagbabantay po sa atin. Hindi po tayo nag-iisa sa mundong ito. And so, sabi po niya, dahil natatakot sa inyo, alam ko kasing mabagsik. This one is an observation of another, ano, another text. Alam ko kasing mabagsik kayo. Ha? Kinuha ninyo ang hindi nyo pinaghirapan at inaanin nyo ang hindi nyo itinanim. Ang tingin po nitong isang to sa hari, eh, ito po yung key text natin. Itong hari na nagbigay ng mga biyaya, mabagsik siya. Sabi niya, mabagsik po kayo, kinukuha nyo ang hindi nyo pinaghirapan, inaanin nyo ang hindi nyo tinanim. That's his impression of God. Okay? Of the king. Ito nakakatawa, kinoconfirm po ni Lord yun. And he said, God expects something from you. Sinabi ng hari, oh, masamang alipin, hahatulan kita ngayon ayon sa sinabi mo. Alam mo palang mabagsik ako. Amen? Di pala? Hindi naman niya pala pinagkaila eh. Alam mo palang mabagsik ako na kinukuha ko ang hindi ko pinaghirapan. Bakit po? Hindi naman po kasi nagsasaving si Lord. Hindi rin po nagtatanim si Lord. Tayo lang po, tao lang po nagtatanim, tao lang naghahanap buhay. Sabi niya, alam mo palang mabagsik ako na kinukuha ko ang hindi ko pinaghirapan at inaani ko ang hindi tinanim. Kinonfirm ni Lord yung accusation po sa kanya. Ha? Bakit hindi mo nilang idiniposito sa bangko ang pera ko, para pagbalik ko, ay makuha ko ito ng may tubo. Are you with me? Si Lord po pala, binabantayan niya tayo, pag pinagpala ka niya, he will expect results, Aris. Tisiguraduhin niya na hindi ka nandaya, tapos talagang you invested properly, sinipagan mo, ang tindi ng talent na binigay po sa atin, ati tata, no? Sisipagan, pero titingnan niya, how do you really give the returns? Dapat po, may proper returns po yan. So, inaalalayan po tayo ng Diyos, ano? Tinitulungan niya na hindi ka magkakasakit, Ate Miner, no? Pagkatapos, ah, malakas yung katawan ko, sabi ni Ate Miner, gagamitin ko nga sa simbahay. Amen? So, sinitingnan niya ang mga resulta ng mga biyaya at pagpapala niya po sa atin. Because he is, I mean, ang ganda po sa English niyan, ah, so you know that I'm hard man. Ang Diyos po natin, hindi lang po siya Diyos na malambot. He is a hard man. Hindi lang siya Diyos ng pag-ibig. He is the God of justice. And so lahat po ng pinagkatiwala sa atin, we are stewards, at one time po, ano, ay maniningil siya sa atin. Okay? And so itong bantayan niyo mabuti, ha? Pag may hawak na po tayong maraming pera, mag-isip ka ng ganito. Money makes a beautiful servant, but a terrible master. Either you control it, or your money controls you. Do you understand that? So, gagalingan natin sa buhay. Ha? Teka muna, inalipin ka na ng pera. Ha? Nagtrabaho ka na ng 85, tapos may sideline ka pa. Pagkatapos ay, ano, wala kang time kay Lord, di ka makapag-church. Ha? Nag-church ka, natatanggap mo yung mga mensahe, hindi mo naman na-apply. Text ng text sa yung cell leader mo, hindi ka mo lang sumasagot. No? Hindi mo man lang mabigyan ng dos. Now, do we know the ways of God? This one is from a prophet. Ito po ang instruction niya para malaman po natin kung paano ba nawawalan tayo, paano tayo nabobrok, and then paano ka nananagana. What are the ways of God? Can we read together? Ready? Go. Maghasik kayo ng katwiran at mag-aani kayo ng tapat na pag-ibig. Bungkalin niyong muli ang napabayaang lupa sapagkat panahon na upang hanapin natin si Yahweh. Lalapit siya sa inyo at pahulanan kayo ng pagpapala. Ibig sabihin nun, sipagan mo, pero huwag nang puro sipag. Hindi po rin, hanapin natin si Yahweh. Tapos sabi niya, maghati kayo, hindi lang ng bini, ng katwiran at mag-aani kayo ng tapat na pag-ibig. Masaya yung pamilya mo. Yung kapitbahay mo, they respect you. Alright? Now, conversely, again, go. Ngunit,
Naghasik kayo ng kalikuan at walang katarungan ang inyong inaani. Kumain din kayo ng bunga ng kasinungalingan. Dahil sa pagtitiwala nyo sa inyong kapangyarihan at sa lakas ng marami ninyong mandirigma, masasangkot sa digmaan ang inyong bayan at mawawasak lahat ng inyong mga kuta, gaya ng ginawa ni Salman sa Arbel nang salakayin niya ito at patayin ang mga ina at mga bata. Pag pinagbuti ko pala, nagbigay ako ng katapatan, nagtanim ako, ayos ako sa boss ko, aani ako ng kagandahang loob din. Amen? Pero pag ako, nanloko ako ng kapwa, dinidigma ako sila, aani ako ng pagkawasak din. That's what happened to Babylon. Ito po ay isang propeta, ang tawag natin ay si Hosea. Sinesermonan niya yung bayan ng Diyos. Hawakan nga natin puso natin sandali. Sabihin natin, Lord, ano ba ang palagay mong mga tinatanim ko? Baka naman po masipag ka sa trabaho, pero wala kang panahon sa pamilya. Aanihin din po natin yan. Baka mamaya, you're very friendly, at kung sino-sino ang tinetext mo na mga hindi mo naman kapamilya. So something to think about today. I ask God, Lord, gusto ko pong umani ng tama. Now, so we ask this question again. Why are you broke? Ang mga digmaan po, may economic impact po yan. Medyo iniikot ko po kayo ng konti sa mga senaryo para makita nyo anong mangyayari kapag ka nagkamali ka. Sa pag nabasa nyo po ito, ay gusto kong payo rito, ay Dennis, ay bumili na tayo ng mga bariles. Ang isa po sa mga epekto ay all price to the highest level. Okay? Yung diesel, medyo okay pa, no? 54 dyan kanina eh. Nung isang araw, parang 57 somewhere. Okay? So, Aris, bilhin na tayo ng drum. Mag-stock na tayo. Okay ba? Meron problema, pag nag-stock ka, nauubos din naman pala. Tataas po yan, ha? Yung mga gasolina yan. Nung isang araw pala, 60% po ang tinas nung ano. Also, the cost of everyday food items might rise as both countries, once dubbed as the breadbasket of Europe, export about a quarter of the world's wheat and half of its sunflower products like seeds and oil. By the way, Ukraine also sells a lot of corn globally. Eh, tinamaan po ang Ukraine. So, mawabawasan po ang exportation nila, mawawalan po ng supply, hahataw po ang presyo. Kala? May tama sa atin. Sabi nyo, malayo? Hindi, hindi. Bumibili rin pala tayo dyan eh, ng arena. Ang UK po, sasabihin nila siguro, medyo ano naman kami ha, Europe din kami, pero meron kami sariling tanim. Pero bumibili po sila sa Russia ng fertilizer. Sabi nyo, hindi, may tanim kami sarili naming mais, may sarili kami mga wheat. Eh, fertilizer po, Russia pala ang producer niya na pinakamalakas sa buong mundo. So may tama rin po yan. Ito po ang mga salita ng Diyos sa mga pag panahong ganito. Pag nagbasa ka, tingnan mo yung mga global news. Look at this. Sabi niya, then I heard another voice from heaven say, come out of her, my people, so that you will not share in her sins, so that you will not receive any of her plagues. Pinapalabas tayo sa ating mga Babylon. Ano ba ang involvement natin sa kasalanan ng isang bayan, sa isang bansa? And there's a warning to escape Babylon's judgment as early as now. Why? Because her sins are piled up to heaven and God has remembered her crimes. Hindi pala gagalawin ng Diyos ang isang bansa, hindi ka mabobrok sana, kapag ikaw hindi kanya nakintaan ng mga karumaldumal. And so ang Diyos pala, mayroong mga reporter din sa langit, may mga cameraman na ganyan, kunan mo nga yan, i-file mo ha.
Gusto ko malaman anong krimen nitong mga pag-aabuso nitong bansang ito. Give back to her as she has given. Pay her back double. Pagbabayaran mo pala, double, oh, for what she has done. Pour her a double portion from her own cup. Give her as much torment and grief as the glory and luxury she gave herself. Kung paano siya nagpasarap, sabi niya, torturein mo nga yan. Double. Kasi masama yung mga ginagawa niya. Hindi pa po tayo tumitingin sa mga individual na pamilya, bansa pa lang po ito. Because God watches nations. So, nung ako po, nung madinig ko pa lang to, tinanong ko na, Lord, anong atraso ng Ukraine? Anong atraso ng Europe? Anong atraso ng Russia? Ukraine has tremendous prostitution. Masakit po sa loob ng Diyos ito eh. Kaya sabi ko, ba't kaya pinapahintulot ng Diyos yun? Eh, parang tahimik naman. Hindi naman natin pinapansin yan, di ba? Prostitution in Ukraine is illegal by law. In papers. But widespread and largely ignored by government. In recent times, Ukraine has become popular prostitution and sex trafficking destination. Ba't nangyari yun? Nung pong nag-independent po sila, nasira po yung USSR, di ba? Nawala po yun eh. Nung nag-independent po sila, sila po ay tinamaan ng kahirapan. They're not prepared for it. Okay? Kaya po, yung mga youth po nila na magaganda, mapuputi, mga mestiza po yan, they resorted. Sabi nila, how can I buy my new laptop, my new cell phone? They resorted to prostitution. Isa po sa mga nakita kong bansa ron, yung nasa paligid lang po nitong Ukraine din, ang isa po sa mga issue nila ay drunkenness. Ang lakas po nila sa alak. Mga manginom. According to World Health Organization, Ukraine falls in the highest of years of loss of life. Nagtapon ng buhay, nagwaldas na ng buhay. Ano? Siguro po maraming disappointments. Maraming mga ano, kaya nakita po nila, lasingin ko na nga lang yung sarili ko. Ganun po ang nangyari. So marami pong susuray-suray sa kalsada, araw-araw. That's Ukraine. And ito po ang isa, parang ano po ito, Sodom and Gomorrah, saka po yung parang panahon po ni Lot to. Noong pong year 2010, tiningnan po yung, there were a total of 1,988 murders in 1 year time. Murder po ito, isabihin to, mga premeditated po ito, mga patayan na po sa paligid. Remember Marawi? 5 deaths per day. Ganun po yung report ng Marawi. Kaya po dinurog ng Diyos. Tapos po, medyo tiningnan po nila advanced ng konti, yung homicide rate noong 2017, ha, was at a level of 6.2 cases per 100,000 population. Mabigat po yun. Ano mo yung sabihin nun? 100,000, halimbawa po, Kabanatuan City. Okay? Sa loob ng isang taon, sabi niya, 6 ang patay dyan. Sa 100,000 population. Tapos 6 na naman sa Talavera, 6 na naman sa Muñoz, 6 na naman sa San Jose, sabay-sabay po, in 1 year time, marami rin pong patayan na nangyayari. Maaring sabi niya, eh nalasing ako, pinagtanggol ko lang yung sarili ko, nung magising ako, napatay ko na. Homicide. Mga hindi sinasadya siguro, na sinakal ko lang sandali yung nanay ko kasi nalasing ako, nung magising ako, patay na. Do you understand this? Sapat na para ikilos ang isang makapangyarihan Diyos. Tama na yan! Malayo tayo riyan, ngunit isang leksyon ito upang mag-isip-isip tayo, anong gagawin ko upang hindi mangyari yan sa aking purok o sa aking barangay. Are you with me? This is a model. Sa sample lang ko to, sabi ni Lord. Upang makita natin kung ano ang mga galaw ng Diyos. Galaw po ng Diyos to. War is from God in scriptures. Hindi po yan naisip ni Putin mag-isa. Although, syempre, may pananagutan siya sa Diyos for doing that. Pero God allows war to happen if He wanted to shake nations. Something to think about. Okay? Now, eto na po ah. Medyo negative ng konti ito. Gusto mo magbasa tayo para hindi ka broke. Eto na ah.
Okay? Are you with me? Gusto ko basahin natin ito mabuti. Nagsalita po si Pedro. Ready? Together? Go. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, tandaan nyo, ang sinumang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin at sa magandang balita. Ibig sabihin ni Jesus, kung nagtatanim ka, may mga pains ng konti, may mga naiiwan ka, it can be your home. Imagine, maghapon mong iniwan. Ito pong ganti ng Panginoon. Sabi niya, I go. Tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Ano yun? Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, mga lupain, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Are you broke? Nobody is broke with this kind of a promise from the Lord. Hindi po pala ito pang next life. Tatanggap sa buhay na ito. Amen? Kalabitin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, may bahay ka na, no? May lupain ka pa, no? Nadagdagan ba yung nanay mo? Yung mga nagmamahal sa iyong kapitbahay na inaasikaso ka kahit malayo yung bahay mo? Ha? Last week, di ba, pinag-usapan natin yung ano, honoring parents, no? Isa po sa mga ginagawa namin ni Cora ngayon yun, ano? Uy, ako po, wala na po yung parehong magulang ko, pero we took care of Cora's mom and dad. It's there in the house na. Okay? Minsan, parang iniisip-isip ko, baka mabroke ako, ah. Pero nakita ko, maya-maya may darating na bigas, ano? Amen? Pagka gano'n na lang yung bigas, ano ba yung konti? Gano'n na lang. Madidinig ko, magpe-pray si Cora. Sabi ko, pagka pala tumutulong ka, si Lord ang bilis dumating. You got to know that God watches your good deeds, your involvement to humanity's cause, so that Ukraine will not happen to you. Ever. Ay, tremendous difficulty po yan. Poverty po sigurado na yan, yung Ukraine. Magkakandahirap-hirap po sila lalo. Hirap na nga, magkakandahirap pa. They don't know kung paano magtanim para sa Diyos. Tingnan to, ha? Ito po, tuwing Sabado po yan, eh. I receive a report doon sa Telegram almost every day that encourages me, sapagkat sabi ko, ay, hindi mayu-Ukraine ng Munoz. Amen? Ito po, mga tatay, tinitipon po. Dapat po, mga tatay, para pong Belarus. Alam nyo ba yung Belarus? Russia rin po yun. Well-known po ang Russia sa vodka. Same with Ukraine. Ang Belarus po, katabi po ng Ukraine yan, isa po sa mga outstanding na mga manginom, Belarusians. Pero pagka tinitipon mong ganyan, ano ba iniinom dyan, Robert? Kape na lang, kape. Palakpanawa natin po mga tatay na to, no? Ngayon, dahil nainggit po ako, kahapon po, tinipon ko na rin yung mga tatay ng bantog. Medyo nag-create pa lang po ako ng core group. At ang target namin nila, Bernard, ay kunin namin yung mga tatay ng bilihaber naman. Amen? Tatay ng bukaliwayway. Tulungan niyo po kami rito. Amen? At mag-i-invest po tayo ng oras sa kanila. And so, tatay ng maligaya, tatay ng bakal, kukunin po natin. It's a project. Pa-projectin po natin. Bakit po? Pero mangungutang po ako ng oras kasi po bagong kasal po yung kausap ko, si Bernard, magnanakaw siya ng oras sa asawa niya. Imagine pong sakripisyo ito. Tama ba ito? Ito mga ito, para makapagtipo na ganyan, iiwanan yung kanilang bukid, iiwanan yung kanyang negosyo. Ito pong dalawang to, negosyate po yan, mga dalawang promotor po yan. Okay? Iiwanan yung kanilang negosyo para po
mag-aruga na mga hindi naman nila kadugo. Pwede mo sumagot ng ganito naman si Robert saka si Obet eh. Eh, pang-impyerno naman yung mga yan. Di ba, hindi tayo naawa sa mga lasenggo, sa mga tatay? Karamihan ng lasenggo, tatay eh. Tatawagin natin sila ngayon by name and tell them, we are giving you a chance so that Ukraine will not happen to you. Amen? So that you will never be broke. Kasama namin si Kuya Leo kahapon, pinag-pray namin mabuti po, no? Ano? Kasi po, napansin po namin, wala masyadong tatay dito. Alam niyo kung bakit? Karamihan po ng mga tatay natin, tinawag na po ng Panginoon, nagpapastor na po eh. And so, ang napapabayaan po natin ay bantog. So, papalakasin po natin ang tatay ng bantog. Amen? Join us. Ha? Pagpe-pray po natin mabuti yan. Huwag kayong papayag na yung mga tatay, puro pera lang ginagawa. Dapat nagpapastor sila. Amen? So, tama yun. Palapakan natin si Lord, no? Na-inspire po ako dito sa Gabal doon. Grabe, ang lakas po ng tatay nila. Ha? Grabe. Okay, eto naman. Grabe, oh. Mga nanay naman to. Ay, nakakatuwa po itong report na to. Tama ba, Ate Telma? Dati, walang bubong yan. Ngayon po, ang mga church planting program po natin, wala pong dingding, puro bubong. Sample po ito. Nag-CB-CB. Okay? Si Ate Telma, iiwanan niya ang cholos para puntahan yung mga nanay na ito. Nung umpisa, medyo mahirap. Pero ngayon, marami-rami na. Amen? Bilya pinili po yan. Baka may puso po kayo dyan. Mang-iwan po kayo minsan ng labada at plantsahin. Kasi po, doon lang kayo makakakuha ng bagong plantsa. Makakakuha ng bagong biyaya kay Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, you will never be broke. Never! If you invest in God's kingdom. Ha? Nakarating na po sa Morocco itong apat na to. Naiwan po yung isa. Nagkaroon po kami ng konting problema. Nagpanik ako ng konti. Ang laki ng gastos natin dyan. 120,000 yung investment po namin sa ticket niya. All of a sudden, hindi po ako makakalipad. Positive po ako. At panay po ang krus ko. Nakalipad na po. Nakalipad na. Ha? Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Ha? And they are there. Woo! Day in and day out, sharing the gospel to the Moroccans. Ang galing. Sabi ko, grabe, oh, Lord. Nagpapadala na po kami. Papadala. Ito po, ngayon, March po. Andito pa ba si Abby? Wala na? Okay. March po, meron po tayong mga kinakausap na mga youth. We will be sending to Laos in March. Okay? Tari mo yung katabi mo, youth pool pa ba yan? Sabi mo, pwede ka sa Laos, ah. Kasi Laos ka na. Si Benz, kinakausap ko na si Benz for Indonesia. Baka meron pong gusto rin mag-Indonesia. Medyo may problema lang po tayo. Ha? Tatakutin ko lang kayo pero magpe-pray tayo. Because of the war in Ukraine, tataas po ng konti yung pamasahe. Yung gasolina kasi. Okay? So, pero dapat unstoppable po ang MCC. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, kayang-kaya natin yan. Bakit? Eh kasi ito mga ito, nang iwan din eh. Bakit naman tayo kayakap natin yung pamilya natin araw-araw, no? Naamoy mo yung kanyang niluluto, na ginisa, ano? Pero ito mga ito, nagsakripisyo po yung mga yan, we will join them in the pains and suffering also. Bakit? If you join people who left homes, God will reward you their reward also. Amen? Ibibigay din sa iyo ni Lord yung gantimpala because you hold on the ropes. Hindi mo sila pinabayaan. Amen. Ha? San man gagaling yung mga itatanim natin sa barangay? Dito. Tanongin mo nga yung katabi mo, saan kayo tatanim ni Lord? Saan kayo tatanim? Sa opisina mo. Sa mga fellow teacher, naglinis ka na ba ng kwarto? Magpay face to face ng ano, ha? DepEd. Hoy, palapakan na natin yung mga teachers, ang tatapang, ha? Ha? Face to face ba o fist to fist? nakita ko sa mga Facebook ay nagpipintura ng kwarto, naglalones, naggagardening na uli yung mga teacher, haharapin na po yung mga anak natin. Amen? May panganib ba? Uy, may panganib. Ngunit, tatalikuran nila ang panganib para po maturuan ng tama na yung mga anak natin. Tama na yung 2 years na online-online. Amen?
Ha? So medyo ninenervyos po yung mga teacher, pero sabi ni Tata, miss ko sila. Amen. Tapos nga kami ng mga teacher dito, teacher, lahat ng teacher, kahit retired teacher. Ayan, palapakan natin yung mga teacher na yan, ha? Babalik na yan mga, babalik na. Ito po, andito po kahapon. Naka, sabi ko, naka one year na kayo? Ha? Meron pong nagpagamit sa kanila ng lugar, medyo masikip na. Sabi ko, maghahanap na ba tayo ng ibang lugar? Imagine, ano lang po yan, medyo petix-petix na seryoso. We just receive reports, parang okay lang sila, parang masaya naman. And yet, right yesterday, minute na po namin yung mga core group, yung mga leaders. Bakit po? Si Iboy po ang isa sa mga pastor natin dyan. At sabi ko ay, hindi po muna siya mag-aasawa para hanggang di dumarating si Jesus. Tama ba yung announcement ko? Parang baka may magtampo sa akin. You have to take a look of the pattern of people who are not broke. There are people who are not broke. Amen? There are people who are not broke simply because they have sown themselves properly. Tayo po tayong lahat. Ano ang pinapaasikaso sa iyo ng Diyos? Ganito ka ba? Bahay, trabaho, bahay, trabaho, bahay, trabaho, Facebook. I've seen a lot of people who does just like that. But you got to think like this. Ganun lang ba talaga? Meron pong paggugulang tama ang buhay. Sabi ng Panginoon, magtanim ka ng katapatan, aani ka ng kagandahang loob. Pero magtanim ka ng kasinungalingan at ng pangaapak ng kapwa, aani ka ng katakot-takot na digma. There is a model pattern before us. When Jesus was here, He sent disciples 2 by 2. Make sure you are in partnership with one person who is on fire with God. At sabihin mo sa kanya, huwag tayong maghihiwalay. Gusto ko, samahan mo ako sa prayer time, samahan mo ako sa devotions. Ang tawag po natin doon, spiritual leaders or mga cell leaders. Connect with one person who would usher you. Kasi po, you will always be broke if you are away from the purposes and the programs of the Lord. Huwakan natin ating mga puso. Come on, dedicate your life to the Lord again. Matatapos na po ang February. Tatawid na po tayo ng Marso. Ang topic po natin sa Marso ay believing and sending. What is it? Or where is it that God is sending you? Bantayan po natin ating buhay na hindi ito pagwawaldas lang sa mga kinagigiliwan. Come on, speak to the Lord. Lord, itanim mo po ako ng gusto sa iyong mga gawain. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga adhikain ng mga kapatid kong ito. Marahil yung iba pang pamilya. Yung iba, some are struggling with illnesses, with tremendous financial difficulty. But we pray, Lord, that they will learn to recover because they will get inside the programs of Christ Jesus the Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. God bless you.